nung nag-18 yung kapatid ko, naabutan ko siya sa harapan ng aparador ni Mama sa loob. May samot-saring mga tela, mga kumbong, mga hijab, mga abaya, mga piraso ng tela na binabalot ng mga Muslima sa kanilang ulo bilang simbolo ng pagkakumbaba. Sabi niya, gusto kong magsuot nito. Huwag ka mag-alala. Hindi ako pinilit ni Mama. Hindi rin ako pinilit ni Papa. Gusto ko lang talaga. At napuno ang puso ko ng pagmamalaki dahil hindi naman araw-araw ay gumagawa ang nag-iisa niyong dalaga ng isang desisyon para sa sarili niya. Kaya sinamahan ko siya mula sa pagpili kung ano nga bang susuotin niya. Ito bang itim o yung pula? Ito bang may batik-batik o yung may mga abubot na nakaborda hanggang sa isuot niya ito? Hanggang sa umalis siya ng bahay, pumasok siya sa eskwela. At alam mo ba kung anong bungat sa kanya ng gwardiya? Oo! Oh, bakit naman ganyan yung suot mo? Nasaan yung tinatago mong bomba? Oh, huwag ka magagalit! Gusto ko lang naman magpatawa. Gusto niya lang naman magpatawa. Hindi na baling, hindi niya alam kung anong pangalan nitong nag-iisang dalaga. Hindi na baling, wala siyang alam tungkol sa kung ano man ang kanyang pangalan. Hindi na baling, hindi niya alam kung anong aming kultura, kung anong aming lingwahe, kung anong aming relihiyon. Ang mahalaga ay makapagpatawa. Meron akong kwentong nakakatawa. Alam mo ba na minsan, tuwing mamamasal kami ng aming pamilya, tinatanggal ng nanay kung suot niyang abaya at pinapalitan ito sa takot na hindi siya papasukin sa kung saan man kami pupunta. Alam mo ba na may mga kaibigan akong pilit na hindi ginagamit ang kinalakhan nilang lingwahe, Maranao, Maguindanaon? Dahil takot silang mahusgahan, nagbabalak sila ng masama. Nakakatawa. Alam mo ba, na nung minsan may ibang bansa kami ng kapatid ko, agad-agaran yung tinanggal ang suot niyang hijab dahil takot siyang hindi mapapasok sa loob ng eroplano. Alam mo ba, na sa ibang bansa, ipinagbabawal ang pagsuot ng ganito. Itong abaya, itong hijab, dahil takot silang pagtataguhin ito ng bomba. Na para bang ang bomba ay isang pulseras o isang kwintas. Na para bang ito ang pinakamainam na ipares sa ganitong klaseng pananaw. Ganito ba talagang basihan natin ang normal? Nang nakakatawa? Na nakakatawa pag ang isang tao ay inaasinta ng matatalim na tingin ng iba, nakakatawa pag ang respetong binibigay nila sa'yo ay naayon sa kung anong bihis mo. Ang sinasabi ko sa'yo, walang nakakatawa sa pagbitbit ng pangamba sa tuwing lalabas ka ng bahay at maaalala mo na kailangan mong magtanggal ng isang piraso ng iyong suot, ng isang piraso ng iyong pagkatao, dahil ang takot kang maparatangan ng isa kang terorista. Walang nakakatawa sa mga sandaling magpapakilala ka at tatanungin ka nila, saan galing yung pangalan mo? Magpapaliwanag ka, Muslim po ako. At makikita mo ang pagbabago sa mukha nila. Ang ganitong lason, ang pagpapakalat ng ganitong puot, ang may dahilan kung bakit nagagalit ang mga tao sa mga katulad namin na taon lang naman ay naiiba ng sinasamba, ang mga biro kapag sumobra ay parang granada. Nagsasabog ng sakit, tumatagos hanggang loob, nagiiwan nitong sakit, nagiiwan ng mas matinding galit. Itong pagpapakalat ng puot ay parang pag-aabot ng armas, isang armas na maaari mong itutok sa kahit sinong maaari mong pagbintangan, kahit sila mang wala namang kasalanan. Lagi't lagi, alam natin na ang pinakamadaling isukli sa galit ay pananakit. Pero bakit ba napakahirap maging mabait? Bakit ba napakahirap umintindi? Lagi't lagi, tuwing maaabutan ko ang kapatid ko bago siya pumasok sa eskwela, kung sakali man na mayroong magsabi sa iyo ng hindi nakakatuwa tungkol sa iyong pananamit, tungkol sa iyong pangalan, tungkol sa ating kultura, pwede kang sumagot. Pwede kang humindi.
pwede kang hindi ngumiti. Dahil hindi lahat ng biro ay nakakatuwa. Hindi lahat ng nakakatawa ay tama.